guys, Spirit Guide Messenger po. Okay guys, ngayon ano, ang gusto kong i-share sa inyo ano, kung paano nyo poprotektahan ang inyong aura field, ang inyong energy field. Kung paano nyo protektahan ito sa isang psychic attack. So andito ano, meron akong mga gustong i-share sa inyo ano. Pero bago 'yan ano, gusto ko lang po ipaalam sa inyo kung ano ba ang psychic attack ano. Kasi ang psychic attack ano, ang pagprotekta nito sa inyong sarili ano mula dito sa sinasabi kong psychic attack. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa multo, sa mga diwende o kaya naman sa mga low vibrational spirit ano. Tungkol din ito sa pagprotekta sa inyong sarili sa mga negatibong emosyon, sa mga taong nakakasalamuha nyo sa araw-araw, sa mga kasamahan nyo sa trabaho, yung mga nakakasalubong yung tao, halimbawa sa mga kung nakatira kayo sa lungsod ano, sa Maynila, sa at saka sa mga crowded na lugar ano. Hindi nyo namamalayan kasi na nasisipsip yung energy nyo ng mga tao sa paligid nyo. Kahit sino, lahat tayo, ganun talaga ang nangyayari. So, kailangan talaga protektahan. So, ang tawag dyan is psychic attack, ano? So, kailangan ipagpatuloy natin yung paglilinis sa ating, ano, sa ating aura field, sa ating energy field. So, kailangan natin ng shield protection na makakatulong sa atin, ano, para mapanatili natin yan. Yung atin sa katawan natin, ano? So, meron akong ilan dito, no, na gusto kong ipakita sa inyo ano. Unang-una, para maprotektahan nyo ang inyong aura field, ang inyong energy field sa psychic attack na sinasabi. Unang-una, bumili po kayo ng clear quartz. Yung ganito po ano. So nasa sa inyo na po 'yan kung gusto niyo ng ganitong stone para mabitbit nyo anytime. I'm sorry, laglag. O kaya naman yung ganito no. Pwede niyo gawing bracelet. So pwede niyo siyang anytime masusuot nyo, no? So, sa gawin ito, napoprotektahan nyo po yung inyong energy field. O kaya naman po, mas effective itong black obsidian at saka black tourmaline. So, gumamit po kayo ng ganito. And yung isa pa pong gusto kong i-share sa inyo, no? Magsanay po kayo ng mindful meditation. Marami po sa internet niyan. Maghanap po kayo, lalo na pag first time lang po kayo mag-mindful meditation. Maghanap po kayo ng para sa beginner. So, ipikit nyo po yung mga mata nyo at huminga po kayo ng maralim. Pakalmahin nyo po yung puso't isipan nyo. Tapos mag-imagine kayo ng maliwanag na nasa loob kayo ng liwanag or siguro nasa likod nyo yung liwanag. Ano. Para nang sa ganun, mapatalsik nyo yung mga negatibo energy niyan. So, yan po. Mindful meditation. O kaya naman, kung meron kayong sage, kung wala, bumili po kayo ng sage para sindihan nyo at mag-smudge po kayo sa loob ng bahay nyo. Yung sage po, lagay nyo sa baba para yung usok umakyat pataas papunta sa katawan nyo. And mag-focus din po kayo sa bandang batok nyo. Iwagayway nyo yung sage sa inyong batok. Okay? So, yan din. Isang way din po yan para ma-cleanse nyo yung inyong energy field, yung inyong aura field, para maiwasan nyo po yung psychic attack na sinasabi niyan. Yung isa naman, ang gusto kong i-share sa inyo, yung pagbababad sa, kung meron po kayong bathtub, lagyan nyo po ng maligamgam na tubig, lagyan nyo na po ng asin, at maglagay po kayo ng eto, essential oil. I'm sorry, eto, essential oil. Ano? Meron ako dito ng essential oil kasi ang essential oil, ano po siya eh, 100% made in sa halaman to. So, maganda po ang essential oil. Ano? So, nasa sa inyo na po yan kung gaanong drops, kung gaano karami ang inyong ilalagay sa bathtub, ano. Tapos, yung asin din po, lagay nyo ng asin. Masiguro mga 1 tablespoon or 2 tablespoon ilagay nyo po doon sa inyong bathtub at halu-haluin nyo at gumawa po kayo ng intention. Kung wala naman po kayong bathtub, ang gawin nyo na lang po, kumuha kayo ng balde, lagay nyo ng initubig at gawin nyo maligamgam na tubig, ano. Haluin nyo yung initubig at saka tubig. Tapos, ihalo nyo rin yung asin at saka ito, no? Yung essential oil. Tapos, halu-haluin nyo. Gumawa rin po kayo ng intention na paalisin nyo yung mga negative na energy na kumakapit sa katawan nyo, no? So, yung mga ganong klaseng intention ang gawin nyo po. At yung huli naman, ano, katulad ng sabi ko, essential oil, ano?
So anytime, meron po tayo sa Pilipinas ano, noon ano, ever since noon pa ginagamit natin yung lemongrass. Ngayon ang tawag dito, ang tawag sa Tagalog ng lemongrass is tanglad. So noong unang panahon, ginagamit natin 'to, hinahalo natin sa langis ng niyog, 'di ba? Yung mga lola at lolo natin yung ginagawa. Pero sa panahon ngayon, lalo na kung nagtatrabaho kayo sa Makati, yung mga social na lugar, hindi naman po natin pwedeng gamitin ang langis, 'di ba? Nakakaano yung amoy. So, mas maganda gumamit kayo ng essential oil or aroma oil dahil para kasi siyang perfume. So, once na-realize nyo, kasi meron akong kliyente, nagkonsulta siya sa akin na nanghihina daw yung katawan niya na hindi niya maintindihan. Pero okay naman daw yung pagtulog niya, okay naman daw yung pagkain niya. Kaya lang mayroong time talaga na nawawala daw talaga siya sa mood, tapos minsan sa opisina. So ngayon, mas maganda to kung gagamitin niya sa opisina, no? Pag once na naka-feel kayo na nadidrain kayo, nanghihina kayo, lagay niyo lang sa palad niyo, o kaya sa, ano niyo to, sa third eye niyo, no? O kaya dito. So hindi nakaka-istorbo yung ano, hindi nakaka-irritate yung amoy nito, kasi mabango siya, okay? So kung ayaw niyo naman yan, ito ang pinakagusto kong ibigay sa inyo. Actually, marami pa yan eh. Frank incense, pwede nyo rin gamitin kung ayaw nyo ng lemongrass. Meron din tayong floral, pwede nyo rin gamitin rin yan. And lavender, pwede rin yung gamitin. Pero ang pinaka gusto kong gamitin nyo para hindi kayo mapahiya, ano, lalo na pag nasa opisina kayo, yung Palo Santo. Yung Palo Santo po, merong essential oil yan. Ngayon, mahal talaga itong essential oil, ano. Pero gagawin natin siyang pabango na which is pwedeng gamitin sa psychic attack. So, meron ako ditong ano eh. Ito, bottle. So, maghanap na lang po kayo ng ganitong klaseng bottle. Ano. Actually, gawa ko na to. No? Pasensya na. So, maghanap kayo ng ganitong klaseng bottle. Ano? And then, lagay nyo po ng tubig. So, nasa sa inyo na po kung gano'ng karaming tubig ang ilalagay nyo. And then, kukuha po tayo ng Palo Santo or anything, kung anong klaseng gusto yung essential oil, ano? At maglalagay tayo, hahaluin natin sa tubig, idadrop natin. Then, nasa sa inyo na rin po kung gano'ng karami ang tubig at kung gano'ng karaming drops ang ilalagay nyo. Sa akin kasi, katulad ng sabi ko kanina, parang perfume. So, ginagawa ko na siyang perfume. At the same time, pang-protection ko na rin siya sa ano, no? Psychic attack at sa kung ano-ano pa, no? Sa mga negatibong energy. Ngayon, paglagay ko dyan, so, mabango na siya, no? Kasi, nilalagyan ko siya ng ano, essential oil hanggang sa makontento ako sa amoy niya, eh. Ito rin siya, no? Ito yung amoy niya. So, sayang, hindi niya naaamoy. Napakabango niya. So, ngayon, paggawa natin yan, meron po tayong mga, bumili po kayo ng mga ano-ano, ang tawag dito, crystals, na actually ito, mga basura na to eh. Kaya kung bibili nyo to, bariya-bariya lang to eh. Kasi mga cut sila ng mga crystal stones. So marami nito, dito sa Japan, pag pumunta po kayo sa mga crystal shop, libre na to. Kasi sabi ko sa inyo, basura na to eh. Sila na yung ano. So dito sa Japan, ano, merong pag bumili ka ng worth 3,000 na item, bibigyan ka nila ng ilang grams o ilang piraso nito, no? So, kung mayroon kayo makakita ang ganun sa Pilipinas, dyan, ano, kayo, so, kung nasa ambang sa kayo, or kung bibili kayo, then pumili po kayo nito, black obsidian or black tourmaline na mga crush na sila, no? Tapos, ganito rin, may, yung the same time, katulad din sabi ko kanina, yung clear quartz, kung meron din kayo, nasa sa inyo kung anong gusto nyong, kung clear ba or yung black obsidian at saka tourmaline, ano? Nasa sa inyo. Ngayon, ilalagay natin yan dito. Ako, nilagay ko na. So, paglagay ko, isasara ko na. Itong bottle na to, ano ko to eh, reuse to, ano? So, wag nyo na anuhin yung, yung label niya rito. Reuse kasi to. Okay? So, ayan. Hinalo ko na yung tubig at saka yung Palo Santo na essential oil. So, nasa sa inyo kung anong gustong klase yung essential oil ang ilagay, ano? Pwede rin yung bumili na lang kayo ng aroma oil, ano? Pero, mas effective po talaga ang essential oil. Kayo ang gagawa. So, ngayon, lalagay nyo rin ng mga crystal stone and lalagay nyo rin siya, syempre, ng intention. Ilalagay nyo yung intention nyo rito. Ako po, ano, depende, sorry ha, kasi hindi ko alam po anong klaseng relihiyon ang meron kayo, ano? So, ako kasi, ang relihiyon ko, Kristiyano ako. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa harap ng altar ko, inoorasyonan ko siya, pinagdadasal lang ko siya, ginagawa ko na intention na ito ang magiging protection ko
sa mga psychic attack, sa mga negatibong energy na lalapit sa akin. So, ganun lang siya, guys. Gagawin nyo. Tapos, pag sa opisina, syempre, ay, naku, masakit ang ulo ko, nahihilo ko, parang nanghihina ako. Spray nyo lang siya. Ganyan. So, hindi siya kasing amoy ng nyug. Kasi, ano siya, essential oil siya eh. So, mabango, para kayo naglagay ng perfume. At hindi kayo maaayawan sa amoy. Mas maanuhan pa kayo, magugustuhan. Anong amoy mo? Yung ganun. So, yan, guys. Maganda ang amoy nito, no. Ito ang pinaka gusto kong nire-recommend ko sa inyo, no. Palo Santo. Or kung ayaw niyo naman, meron ding ano, lavender at saka lemongrass. Yung lemongrass medyo maasim ang amoy niya. O, nasa sa inyo na yan, guys, ano. At meron ding aroma oil kasi. So, ito, ganun din kasi yan eh. Kayo na lang ang mag-blend. Pero kung gusto niyo, mayroon ng blend na. So, piliin niyo na lang yung lemongrass, Palo Santo, or yung sage na essential oil. Yan ang gamitin nyo para sa, at ito pa pala, frankincense. Yan ang gamitin nyo para sa inyong psychic attack. Okay? So, alam ko, marami tayong lahat nakakaranas ng ganyan, ano. But meron din tayong mga crystals na bracelet. So, nasa sa inyo na po yan, guys, ano, kung ano ang gagamitin nyo. Basta ako, ang nirecommend ko lang sa inyo, ang sinishare ko lang sa inyo, yung usually ginagamit ko. Okay, so hanggang dito na lang, guys. Salamat sa oras na inilaan nyo, and namaste po. Stay safe.